sa 30 years ba na wala mi nagkita, magkita na gyud mi. Guys ko sa naglimpyo. Hi mga kamas, for today's vlog ay magluluto yung palangga ko ng, unsa luto ni mo lang? Magluluto ako ng sabaw, maglauya tayo mga kamas, ayan o. Oh. Sa pakondisyon, kay bago pa nagliwas ang anniversary. Ay mga kamas, galing si palangga, naglako siya ng isda, tapos mga kamas, nagapit siya sa merkado, nagbili na naman siya ng ulam namin. Ito yung ulam namin na, ngayon mga kamas, o. Oh. Yan, magsabaw mi mga kamads, binili ko yan, galing ako naglako ng isda. Mm-hmm. And then nagbili din ako ng yung gulay. Yung gulay para sahog natin, yung cabbage, tapos meron tayo ditong mga secret ingredients natin sa paglawya. Meron tayo ditong atsal, tapos mga kamads itong tanglad. Ang cute ng tanglad. And then nagpakulo na ako dito ng tubig. So yung kala, ready na mga kamads, ilagay na yung karne. Inugasan pa ng palangga ko. Gasan muna natin siya ng mabuti mga kamads yung karni para mawala yung mga microbiotic. Kinikay, nagsabaw, magpakondisyon gini ang palangga. Magpakondisyon na naman tayo. And then, so kayo mga kamads ay ilagay na din natin doon sa kawali natin. And thank you so much sa aking palangga na nagbili siya ng karne, galing siya naglaku. Bali, 200 lang yan mga kamads, yung ginansya ko. Ako na lang gibili sa karne para sa baho na mo. Kahapon mga kamads, yung aming anniversary, naglaku din siya, nabumili siya ng lechon manok. And then ito na naman yung binili niya. Ayan. Aptik yung palangga na yun, pag nakunala, lutuon na niya mga kamads. Basta na siya bit-bit din diretso mga kamas yung ulam, diretso luto, di ba? Ganun lang. Tapos takloban muna natin siya. Ay, maghugas na tayo ng gulay para pang sahog natin. Yan yung cabbage. Anin mga kamas ito, ilagay na natin doon. Yung cabbage, mamaya na yun. Luya, ilagay na natin yung luya, tapos tanglad, and then yung atsal mga kamas, ilagay na din natin yung atsal. Ayan. A few moments later. Hi mga kamas, so ngayon ay kakain na tayo, mag-pray muna kami ni Virgil, Father, the Son, the Holy Spirit, amen. Lord, dagang salamat sa pagkain, Lord, sa binigay mo sa amin na araw. Maraming salamat, Lord, sa lahat ng mga kamas namin nanonood. Thank you so much, Lord, sa kanilang suporta sa amin, sa mga OFW, Lord. Dagan kayo salamat, Lord. Bigay niyo sila ng maraming pang blessings. Gabayin niyo po sila, Lord. In Jesus' name, we pray, amen. Yan yung ating ulam. Ang sarap ng nilagang baboy. Mm. Yan. Higop tag sabaw. I love it. Sarap. Kain tayo kamads. Gusto ko yung cabbage. Yan yung cabbage. Sulit yung paglalako ng isda ko. Ang isda, nabartiran sa carne. Ang nilako ni Vern kanina mga kamads na isda is yung tilapia. Ilapya pa rin. And then, matambaka. Pitong kilong tilapya at apat na kilo na matambaka. So, guys, pero hindi na ako nakabideo kanina, mga kamas. Hindi na ako nakabideo kasi, kuha na, medyo ugto na bitaw. Hindi, dali na siya.
Ngayon ay tapos na kami ng palangga ko kumakain. Busog na busog na kami. And then mayroon kaming sasabihin sa inyo kamats. Kasi kanina sa pagluluto namin kanina ay may na-video call yung palangga ko, yung kanyang stepsister na kapatid niya sa mama. Bali ba lang ba? Mama? Kapatid ko siya sa mama. Kapatid ko siya sa mama, kamats. And then kanina nag-video call kami. Meron siyang sinend sa akin din. Yung nag-message siya sa akin, mga kamats, meron siyang sinend na video sa aking mama. Tapos, nagpakilala siya na siya daw si Geraldine ganito, yung pangalan niya. Tapos, mga kamats, tinignan ko. And then, nabigla ko, mga kamats, kasi sabi niya na kilala ko ba daw yung si ganito. Mm. O yung pangalan, mga kamats. Tapos, yung mama ko yan, sabi ko. And then, sabi niya, mga kamats, kanang nagkuhan siya sa akin, mga pupunta daw kami doon. Kasi yung mama ko may sakit daw, meron na daw kuno siyang masamang kuan sa kanyang katawan o pakiramdam. Ani mga kamats, yung time na nagpunta kasi yung ate ko doon, medyo matagal na siya mga kamats, mga siguro mga 8 years or 7, 10 years na ata. Oo, kasi yung, nung nandito na ako sa Salay talaga, dito na ako nakatira, kasi dito kami ni Verhel. Tapos mga kamats, yung ate ko, yung kuya ko is nandun sa Cagayan. Tapos pumunta yung mama ko, yung malakas pa ang kanyang katawan. Tapos pumunta siya doon, hinanap kami. Hinanap doon niya ako. Tapos yung kapatid ko na babae. Si Ernie B. Si Ernie na ngayon nasa Manila na. Tapos mga kamats, sabi niya wala daw kami dito kasi ako nandito ako sa Salay. Tapos yung kapatid ko is nandun din sa aking lola. Tapos yung nadala lang niya, nabitbit niya yung ate ko, yung nasa vlog namin mga kamats, and din yung kuya ko na lalaki. O pumunta sila doon mga kamats, nakapunta man sila doon. And then ako lang talaga ang hindi nakapunta at hindi ko rin siya nakita sa 30 years talaga na pag iwan niya sa amin mga kamats, hindi kami nakita. Pero yung ate ko nakikita niya. Tapos mga kamats, yung kwento ng ate ko, okay na yung kalagayan niya doon. Tapos naminyo na po daw kuno siya og lain ba, o niya na po daw kuno siya'y anak. Nga isa kabuok mo na si Jenaline yung nagkontak sa akin kasi nakikita doon niya kami sa pag-vlog-vlog ba na ganun daw mga kamats. Then, sinabi niya sa aking ate na meron tayong kapatid na ganito daw si ako. Dito daw sa Salay. Tapos syempre mga kamas, wala pa akong cellphone nung time na yun mga kamas. And then nandito ako sa Salay mga kamas nila ni Verhel. Dito ako, nagsama na kami noon ni Verhel pero wala pa kaming cellphone kaya hindi kami makakontak-kontak yung mga ganun mga kamas. Noon ba, tapos mga kamas, nung umuwi na yung ate ko doon sa Cagayan, bumalik na sila. Tapos sabi ko nga, kamusta man siya doon nang, sabi ko sa kong ate, sabi niya nga, okay man yung kahimtang, pero sabi ko sa kanya, sige puhon, maka-atura ko puhon, kay dati kasi kami ni Verhel, wala pa kami masyadong kanang income, baka ng kwarta. Igor na sa among pangaraw-araw. O, igor na sa pangaraw. And tapos, mga kamas ngayon, na nabigla ako kasi nag-message yung stepsister ko, yung anak niya. Sabi niya sa akin na papunta daw kami doon kasi makuha na daw yung katawan niya, yung ganun, meron na daw siyang sakit. Ano yung nakita ko kanina mga kamats talaga siya. Hindi niya ako maalala, sabi niya, sino daw ako? Yun yung sabi niya, sino yan siya? Sabi yung stepsister ko, yan yun si Kuan, si Nicole. Hindi niya alam yung pangalan ko Nicole. Ano sabi ko kanina, nag-video call kami na, kaila ka sa ako, ah, si Kuan man ko, si, ako si Julito, ganun ako si Julito. Nakailaba ka na ako, parang kuan siya sa kanyang isip ba? Mental block siya. O, parang wala na siya sa kanyang, karang, ano ba, sa kanang, isa sabi niya sa akin, sino yan siya, ana, ganun daw na, sabi niyo Kuan, moment ni si Kuan. Sabi ko sa niya, kasi yung tawag kasi nila sa akin, si Bayot, o Bayot talaga yung tawag niya sa akin dati, yung maliit pa ako, kasi yun din yung tawag sa aking papa, yung maliit pa ako, Bayot talaga. And then, sabi ko nga, ako man eh, si Bayot man, waka kailan ako, ako man si Bayot, sa video call mga kabad, sabi ko sa kanya siya nga, ha? Wala kong nakuan, wala doon siya naalala, sabi, oo. Sabi ko, pero siguro, kung makita kami mga kamas, sobrang saya ko, kasi, sa 30 years, makikita kami ng mama ko, hindi man niya kami naalagaan, na ano ba, yung pag-iwan niya sa amin, hindi man kami niya naalagaan, pero mama ko pa rin siya mga kamas, pupuntahan ko talaga siya doon. And then, yung plano namin ni Verhel, yung nasa isip ko kasi is, mabisita kami doon sa doon, and then kung, kasi wala kasing mag-alaga sa kanya, sabi ng yung stepsister ko nag-aaral, kasi siya mga kamas, nag-aaral pa siya, tapos daw, sila lang dalawa, ganito, sila lang dalawa ba, tapos ganito, in-explain niya sa akin, nag-working pa daw siya, tapos naghatod siya ng pagkain doon sa bukid, kasi nandun sila sa bukid, and tapos,
babalik na naman siya mga kamats doon sa kanyang amo kasi nagtatrabaho siya and then at the same time nag-aaral siya ba? Yun yung nakuhaan ko kanina siya, ate, ganito, ganito, and kung nakuhaan ko ba nga, ala, kasi wala talaga akong, wala talagang contact talaga ako yung time mga kamats kasi hindi din sila, wala pa sila nag-contact sa amin. Ngayon pa talaga, ngayon pa talaga sila nakakontak sa akin and then, yun, unta nga at rin mini Virgil Makamas, yung plano namin is papuntahin muna namin siya dito, kukunin ko muna yung mama ko doon at dito muna namin siya ipa-stay sa amin Makamas dito para maatiman namo siya ba, maatiman namo, malagaan namin siya, mapakain namin siya ng kuan talaga mapa ano ba mapa makahigop sa sabaw sa prisko ng mga isda. Oo, ganito kasi mga kamats, yung mama niya bukid kasi doon sa Inguog, yung stepsister niya, dalawa lang sila, nag-aaral pa yung stepsister niya, walang nag-alaga sa kanyang mama palagi. Yung kumbaga pa nga mga kamats, nga nag-atiman gid ba nga makita gid nga unsa nga minuto o oras nga at matiman gid siya. Luwi ba kaya kamats, pa-video call lang mo ganina, ako nakita yung mama. Silbi, ako ugangan naman na. Ako ugangan mga kamads. Niwang, nagniwang gid siya yung mama gid niya. Niwang siya. Daw yung mama mga kamads, hindi nakakilala sa kanya dahil ganun kasi kamads, iniwan siya ng 2 taon pa yung palangga ko, iniwan na sa kanyang one mama. 1 years old pa. One pa? O 1 years old, pa, years old pa ako. Nung naghiwalay sila ng papa ko, 1 years old pa sila. 1 years old pa ako nung naghiwalay sila. And then, nung time mga kamads na paghiwalay nila, umuwi sila sa kanilang lugar doon sa Hinguog. Dito sa Salay, mga 2 hours ang biyahe papunta doon sa Hinguog. Tapos mga kamads, and then nung naghiwalay sila ng papa ko, mga 5 years daw na dumaan or 3 years, bumalik yung mama ko sa amin doon sa Cagayan de Oro. Hinanap niya kami mga kamads kasi gusto niya kukunin kami doon. Dahil kukunin kami ba ng kapatid ko, and then tapos ayaw kaming ibigay sa aking lula, kaya hindi niya kami nakuha kasi inalagaan din kami ng aking lula. Yun. So, hindi na lang din siya mga kamas, yung bumalik din siya doon. Adin mga ilang mga taon na naman mga kamas, hinanap kami, hinanap ako, ako daw, o saan ako no si Bayot, ganun, ako daw hinanap ako. Then, tapos mga kamas, kasi ako hindi ko talaga alam yung mga, yung hinanap ba ako kasi doon ako nakatira sa aking lula, tapos pa dito kung saan ba. Sa kanyang papa lang kasi, sa aking lula at papa lang nakasarayan ng palangga ko. Dahil paglaki na niya, yung nasanayan niya, wala siyang ina. Ganun talaga yung nangyari. Kaya yung palangga ko nakapunta dito, wala siyang update sa kanyang ina doon sa Inguog. Na hindi, wala ganun sa kabalo kamas nga, nada sa stepsister gihapon dito sa Inguog. Muna kanina nag-video call. Nagpailaman siya nga, ana. Siya daw yung... anak daw siya ng mama ko. Nasabi ko nga, malaki na pala, dako na siya ba, dako na siya, mga nara siya sa grade 10 na daw siya. Grade so, 10. Mga fourth year high school na siya. Madala namin siya dito sa aming lugar at maatiman din namin siya mga kamads para makahigop siya sa mga presko nga mga isda kasi kapag may sakit kamads, yung mga presko nga isda, talaga dapat ang ipakainin. Kasi doon sa bukid mga kamats, bikil man kayo doon sa bukid, sa kanila, sa kanilang lugar, sa kanyang mama. Kaya kung mabili ka ng gamot, medyo malayo. Dito kamats, kay mabili ka ng gamot sa amin, medyo dura daw. Dura po sa highway. Yung sa kanyang lugar sa mama, medyo distansya kay bukid man. Kaya napag-isipan ng palangga namin dalawa na dito na lang sa aming bahay, kami na lang yung ang mag-asikaso sa kanyang mama. And then, kagabi mga kamas, nag-contact yung ate ko. Sabi niya sa akin na yung kapatid ko daw doon sa Hinguog, yung si Jenaline, nag-contact sa kanya. Kasi wala akong contact sa doon mga kamas sa Hinguog, wala akong contact. Tapos, nag-chat siya doon sa ate ko, ganito. And then, tumawag yung ate ko na ganito, kanang si mama daw doon. Yung ko nga, asa doon sa Hinguog? Sabi ko, siya, ganito na daw, kanang mahina na, parang may sakit, hinahanap daw tayo. Sabi ng ate ko kagabi, tumawag siya sa akin. Yung ko nga, sige na, kanang ano ba, sasama ka ba? Kasi pupunta kami doon ni Virgil, pupuntahan namin doon. Tapos, meron kasing trabaho din yung ate ko, sabi niya, magpapaalam muna siya sa kanyang amo na pupunta kami doon ba, pupunta kami doon sa Hinguog, sabi niya. And then sabi niya sa akin na magkuan pa daw kuno din siya po og kwarta kay if ever magud makamas kung yung mama ko hindi siya magpakuha gid siya doon lang talaga siya. And then hindi siya gusto dito sa amin nga magpaano ba magpadala. Yung plano ko kasi is bilhan ko din siya doon ba sila ng mga stock doon na bigas, yung mga ganito. Yun yung kuan ko sa aking ate, sabi ko sa kanya na
sige nang para mag mangandam pod mig amo, kumbaga ba mag mag-prepare kami sa amin din, and then yung para meron din tayong makuan doon ba mabigay na mga blessings din doon nila ni Mama. Tapos kung gusto siyang sumama, kasi sabihin ko sa kanya na dito na lang siya sa amin, kung musugot siya, mas maayo, mas mabuti talaga mga kamas na dito siya sa amin, kasi mas maalagaan yun ako siya. And dito raman kami sa bahay ni Verhel. And then, pag dito, mapakain namin siya, malutuan namin siya na presko na isda, masabaw na mo siya, unsa iyahang gusto nga kuan, sudanon. And then, kasi doon, yung kapatid ko na stepsister ko, naawa ako sa kanya kasi siya yung nagkuan talaga, nag-asikaso sa mama ko, and then nag-aaral pa siya mga kabas yun. Parang nakuan ba na ngayon pa, bakit ngayon lang siya nagsabi sa akin? Mm-hmm. Bakit ngayon lang siya nag-chat lang sa akin na ganito, na yung mama ko daw, bakit ngayon pa? Yun yung nasa isip ko, bakit ngayon pa yung baskog pa ko mama ba, kung malakas pa yung katawan niya, pwede naman kung kung kinuntak nila ako, tapos mga kamas, dito, pwede sila dito sa amin. Dito. Anytime dito. Makikita niyo sa vlog mga kamas, kung nakuntak lang din yung mama. Wala gid ko'y kontak sa ilaha. Ganina pag siya nagkontak na ako, and then nagtawag yung ate ko, and then tapos, yun, na sabi ko sa kanya, sige, pupunta kami dyan ni Verhel, magkuan mo na ako, maghanap ko na ako ng kuan, mag-prepare mo na ako, ganito-ganito, para pagdating namin dyan, at least may kuan kami ni Verhel, kasi pabukid man ilaha, bukid pa. Medyo distansya po. Distansya lang sa sentro ba, nandun sila sa bukid, para mabilan ko din ng mga tambal, yung gamot niya, tapos yung vitamins niya, ganun. Ano mga kamas, i-update ko kayo mga kamas sa pagpunta namin doon ni Verhel. Yun, magtawag pa ako sa ate ko mamaya. Tatawagan ko muna, basing bukas, or kasi sabi ko sa kanya kanang, basta wala pa, basta mga kamas, mag-update ko sa inyo ha. Finally, makita na yun ako akong mama na ako nga. Sa 30 years ba na wala mi nagkita, magkita na yun mi. Mga kamas, akong mama, happy kaayo ko nga, nakita po na ako siya ba. Wala siya kaila sa ako, hindi niya ako kilala daw. Ganun na, ganun ka ba, sino ka, sino yan? Mm-mm. Sabi ng kanyang mama, yana niya yung stepmother. Si kuan yan, si stepmother. Ah, stepsister. Stepmother, natawa ako. Parang stepmother daw. Yung kanyang stepsister, sabi ng kanyang stepsister, ma, si kuan yan, ma, si ate. Ate man tawag ni sa'yo mo, di ba? Yung ate yung si tawag ate niya sa akin. Sino yan? Hindi ko yung kilala, sabi ng mama niya. Kanyang naandan man kung mga kamas, katuray yung ate nga si Ruwilin o si Pagdudong. Yung ate ko na si Ruwilin, at tapos yung kuya ko na si Dudong, yung nandito sa New Year mga kamads ba, yun lang kasi yung nakapunta doon, kaya yun yung naalala niya palagi, yung nakapunta doon. And then kami kasi, ako at yung kapatid ko na ngayon nasa Manila, hindi niya kami masyadong nakuha, kasi yung una nga hinanap niya kami, hindi niya kami nakuan, kasi akala siguro niya na dinala kami ng aking lola, kung saan na kami nakakuan, ganun ba? Hindi kami na makilala, kay isang taon pa baya ka na to, iniwan. Oo, ka na. One year. Wala pa kay buhok na to. Nakarating ka na sa taas, buhok. Sabi siya ng way buhok. Wala pa may buhok na isang katuig ba? Ito mga kamads, i-update ko kayo, makita na gini nyo ang akong mama na ako. Original mother sa akong palangga. Kaya maraming salamat sa inyong lahat mga kamads, yung suporta sa amin. Abangan nyo mga kamads yung pagkita namin ng aking mama sa 30 years naming hindi kami nagkita talaga. Makikita ko na siya mga kamads. And then salamat sa inyong lahat sa inyong suporta. Thank you so much mga kamads. Maraming salamat sa inyong lahat dyan. Kaya abangan nyo mga kamads yung ating pagpunta doon sa Hinguog City, sa lugar ng kanyang mama. Yung nakikita niyo sa vlog, stepmother niya yun. Mm-hmm. Pero yung pupunta namin sa Hinguog, tunay talaga niyang mama yan. Mama niya. Be a Kamads. Subscribe now.